Praise God. Puri po ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Tingnan nyo nga po ang inyong mga katabi. Parang malamig pa rin ang panahon, ano? O malamig talaga dito sa atin ngayon dahil sa ating aircon. Pero wag hong maging malamig ang ating pananampalataya. Kailangan ang ating pananampalataya ay laging masigla, laging matatag sa tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? So blessing po na ngayon ay malamig-lamig pa ang panahon, pero later on, pag nag-start na po ang summer, ayan, mainit na naman. Enjoy na po natin yung malamig na panahon. Hallelujah. Ayan, so purihin po ang ating Panginoon. Okay, para po sa paghahanda ng salita ng Panginoon, sige po, i-ready nyo na ang inyong mga Biblia. Medyo pag-pag-pag-pag, kung medyo... Kung gusto niyo pong mag-CR, sige po, mag-CR na. Pagkatapos po ng atin pong gawain ngayon sa day service ay meron po tayong Bible study. May Sunday school tayo. So, salamat po na nakakapag-adjust na po ang bawat isa sa oras. Bagamat kami na late dahil nagbiyahe po kami at nakasakay kami halos more than mga close to 5:30 na, pero nakarating po kami dito ng mga 8:45. Nagsisimula na po ang gawain. So, yun pa yung medyo adjustment po namin ngayon. Pero sa biyaya po ng Panginoon, ginhawa naman po ang biyahe. Later on siguro, mas kailangan pa namin agapan pa para mas lalo po kami makarating ng maaga. Yan, so, purihin po ang ating Panginoon. Handa na po kayo para sa salita ng Panginoon? Amen. So kung handa na po kayo ay hilingin ko po kayo muli na magbukas ng inyong Bible sa atin pong pinag-aaralan last time na tumayo ako. Ang atin pong text ay 1 Corinthians 12:31 at babasahin din po natin yung chapter 13 verses 1 hanggang 8. Kaya kung nandyan na po kayo ay anyayahan ko po kayo muli na magsitayo upang muli tayo magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At babasahin po natin ng malakas. Bawat isa po sa atin, basahin po natin. Okay, ganito ang gawin natin ngayon sa pagbasa. Babasahin po natin ang halinhinan ng lalaki at babae. Tig-isang verse po, pero sa bawat babasa, sasabay po ako. So, sisimulan po ng mga lalaki sa 1 Corinthians 12:31. Tapos, babae naman po, every other verse, palitan po. Handa na po? Amen. So, mga lalaki po, sabay kayo sa akin sa verse 31. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong mabuti at ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos, mga lalaki, sabayan niyo ako. Kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pa't napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga, mga lalaki, at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas. Babae, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Mga lalaki, hindi nito ay kinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Babae, verse 7. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Sabay-sabay po tayo sa verse 8. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan.
tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Muli, O Diyos, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin ng lubos sa kalayaan, O Diyos, na nararanasan po namin na pag-aaral ng iyong salita sa bansang ito. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na gumagabay sa bawat isa sa amin upang ang aming buhay ay aming maiayon sa iyong banal na kalooban. Lalong-lalo na sa aming paglilingkod o pagmiministeryo, nais mo, O Diyos, na ang aming buhay ay aming ipinaglilingkod sa iyo at ang buhay na ito na ipinaglilingkod sa iyo, nais mo, O Diyos, na ipaglingkod namin ito na mayroong pag-ibig. Kaya sa oras pong ito, O Diyos, na kami po ay sama-sama muli na bubusugin ng iyong pinagpalang salita. Ang aking pong dalangin, O Diyos, ihanda mo ang iyong bayan upang patuloy, O Diyos, na tanggapin ang mga pagpapalang hatid ng iyong salita. At alam ko, O Diyos, na pinagpala mo ng lubos ang iyong salita at pinagpala mo na din, O Diyos, ang iyong mga lingkod na inuna ang iyong kalooban at naririto ngayon, O Diyos, sa iyong presensya, Panginoon. Nagpupuri, sinasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Kaya ngayon pa lamang, tinatanggap na po namin ang mga biyaya at pagpapalang inihanda mo sa bawat isa. At ibinabalik na po namin ng may pagpapasalamat, O Diyos, ang mga pagpapalang ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Makakapo na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Ang ating pong binibigyan ng pansin sa ating pong pag-aaral na may kinalaman nga po sa pag-ibig ay the indispensability of love in the ministry. At pag pinag-aralan po natin o pag sinabi pong indispensable, ang ibig sabihin po ay hindi pwedeng mawala, mahalaga, essential. Katulad po ng isang kwento, ito'y kwento lang naman, ang sabi, may isang grupo po ng mga pagong, pamilya ng pagong mula doon sa lolo, sa lola, sa nanay, sa tatay, kasama ang mga tito at tita, at syempre kasama yung kanilang mga anak, andyan si ate, andyan si kuya, at kasama din si bunso. Meron po silang dream vacation na talagang pinagplanuhan nila ng matagal. At doon po sa kanilang plano na yon ay itong araw na ito ay maisa sa katuparan na yung kanilang big time na plano. Lahat sila. Kaya nung sila po ay nagsama-sama na at sinimulan na nila yung kanilang paglalakbay para tunguhin po yung kanilang dream destination para doon sa kanilang dream vacation, sa biyaya ng Diyos, nakarating naman sila. Kaya lang, dahil nga pagong, alam natin kung gaano kabilis ang biyahe ng mga pagong. So, naglakbay sila, it took them 30 days, 2 months, and finally, nakarating po sila. Yung problema, doon sa kanila pong bakasyon na ito, sa kanilang dream vacation, dala nila ang lahat ng kanilang mga pangangailangan maliban lamang sa asin. Para po sa mga pagong, very essential ang asin sa kanila. At lalo na sa pagkain, kung walang asin, parang hindi kumpleto ang kanilang buhay. Kumbaga, tinuturing nila na indispensable ang asin para sa mga pagong. Ang problema, naiwanan po nila yung asin. So, kakain na sila, kaya lang wala pong asin, napakahalaga sa kanila ng asin. Kaya, nagtitinginan po sila, paano yan? Paano tayong kakain? Wala tayong asin. Ngayon, sabi nila, hindi po pwedeng walang asin. Kailangan natin ng asin. Paano nga yan? Naiwanan natin. So, nagtinginan si lolo at si lola. Tumingin si lolo at si lola kay tatay at kay nanay. At si nanay at si tatay tumingin kay kuya, kay ate. Si lolo at si lola, of course, sabi ng nanay at tatay, kung babalik, hindi naman pwedeng si lolo at si lola. Mabakgal na masyado. Sabi naman nung
tatay at nanay, kung tayo naman ang babalik, eh sino mag-aasikaso kina lolo at lola at sa ating mga anak? So, tiningnan nila si kuya at saka si ate. Oops, hindi rin pwede kami. Si bunso, mas mabilis-bilis sa amin. Bata pa, sigurado, pag bumalik siya, makukuha niya yung kailangan natin. Kaya si bunso ang pabalikin natin. So, walang magawa si bunso, kasi nga, siya daw ang may lakas pa, at kahit na reluctant siya, so sabi niya, o sige, ako na lang ang kukuha ng asin. Sa isang kondisyon, huwag muna kayong kakain hanggat hindi ako nakakabalik. Natural, hindi kami makakakain sapagkat wala tayong asin. Napakahalaga ng asin sa atin. So, nagkasundo po sila at umalis na po si bunso. Lumipas na po yung another month. So, kinikwenta-kwenta nila, kung tayo ay nakapagbiyahe ng 3 months papunta sa lugar na ito, at kung si bunso ay babalik at mabilis-bilis, siguro at least mga 2.5 months, makakabalik na si bunso sa bahay natin. Eh, babalik pa uli siya, pabalik dito. So, 2.5 plus 2.5, 5 months. So, kinuwenta nila. Kaya, habang nagta-travel, it took 1 month, 2 months, 3 months. Ba, nag-4 months na, expected nila malapit nang dumating si bunso. Nag-5 months na, malapit na si bunso. Eh, siyempre, pagong. Ewan ko kung ano expectation nila. Pero at least, umaasa silang mabilis, nagbabiyahe yung kanilang bunso. Nag-6 months na po, wala pa si bunso. Nag-7 months na, ano ba yan, wala pa si bunso. Kailangan na natin kumain, nagugutom na kami. Eh, wala tayong asin. Hindi tayo makakakain kung walang asin. Titiisin ko ng walang asin, gutom na ako, wala pa si bunso, 7 months na. Maghintay-hintay pa tayo, malapit nang dumating si bunso. Nag-8 months na po, talagang hindi na matiis nung matatanda. Yung mga may maintenance siguro. Ako, kung hindi pa ako makakakain, yung maintenance ko, paano na? Diba? So, napasya sila, o sige, kakainin natin ang ating pagkain kahit walang asin. Di natin alam kung anong nangyari kay bunso, pero hinintay natin siya. Pero kahit hindi tayo kumakain ng walang asin, titiisin natin. At sinimula na po nilang ihanda yung pagkain at kakain na po sila. Maya-maya po biglang lumabas si bunso. Nagtatago po pala doon sa puno at sabi niya, ayan, sabi ko na nga ba eh, kakain kayo nang wala ako eh. Hindi pala umalis. Binabantayan sila kung talagang totoo sila sa kanilang pangako. Well, isang way lang po yun para ipakita ko sa inyo na, yun nga po, pag sinabing indispensable, ay hindi pwedeng mawala. Napaka-importante. Ngayon, sa ating pong pinag-aaralan, ay yun po yung binigyan natin ng pansin nung nakaraan. At meron pong ilang mga truths about love na akin pong binigyan ng pansin. At balikan po natin itong ilang mga truths na ito na akin pong idiniscuss nung nakaraan. Ang una po na binigyan natin ng pansin ay, as believers, we are capable of loving. So yun po yung dapat nating makita bilang mga mananampalataya. Bilang believers, ganyan po ang pagkalikha sa atin ng Diyos. Sabi nga po ng 1 John 4:19, we love because He loved us. He first loved us. So, God wired us to love. Dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, kaya bilang mananampalataya, we are capable of loving. So, yun po yung binigyan natin ng pansin. Ikalawa, as a church, we are a perfect place for love. Yun po yung katotohanan. Dahil nga po, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos at inaasahan na tayo bilang mga mananampalataya. The church is the perfect place for love. Alam natin na maraming mga tao ay naghahanap po ng lugar kung saan nila mararanasan ang pag-ibig. Yung tamang pag-ibig ayon sa kalooban ng Panginoon. And the church is the perfect place
for love. Kaya nga po sabi ng 1 John chapter 4 verse 7, sabi, beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God. Sabi sa Tagalog, mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. So, ang church ang perfect na lugar para sa pag-ibig. Amen po ba? Bakit? Dahil ang ating Diyos ay pag-ibig, at ang umiibig sa Diyos, ipinanganak dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo bilang mga mananampalataya, ang sabi, mag-ibigan tayo sapagkat tayo ay inibig ng Diyos. Pangatlo po na binigyan natin ng pansin, nakita natin ayon sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Sabi, ang tatlong ito ay mahalaga, importante, dakila, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Love is the greatest of all. Kasi dito, iibigin natin ng Diyos, iibigin natin ang ating mga kapatid, at maging sa kabilang buhay, magpapatuloy pa rin ang ating pag-iibigan. At tulad po ng message ng Lord sa atin kanina, sa pamamagitan ni Sister Babe, sabi, mag-ibigan kayo. So, iniuutos talaga ng Panginoon. At ang pag-iibigan ay hindi dapat sa bibig lamang. Ang pag-iibigan ay nakikita sa gawa. Amen po ba? At ang church, ang perfect na lugar, at ang pag-ibig, ang pinakadakila sa lahat. Number four, binigyan po natin ng pansin sa ating pong pag-aaral, exercising spiritual gifts in love is more excellent. Nandyan po yung mga spiritual gifts. Pero spiritual gifts without love, sabi ni Apostle Paul sa ating pinag-aaralan, it is nothing. So, sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pagmiministeryo, sa lahat ng ating ginagawa, giving, ministry, anuman, dapat po laging naroroon ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat anumang ginagawa natin, kapag ka walang pag-ibig, walang saysay. Ang sabi nga po ng 1 Corinthians 12:31 sa ating passage, sabi po dito, but covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. So dito ay sinasabi sa atin pong passage na nasain ang pinakadakila na kaloob. Pero may mas higit pa sa mga dakilang kaloob na ito. At ang dakila dito ay yung gawin ang mga kaloob na ito na mayroong sangkap ng pag-ibig. Makikita natin na without love, the exercise of spiritual gifts can be misused or can be abused. Kaya ang pangbalanse sa kanya ay ang pag-ibig. So without love, spiritual gifts can be misused or can be abused. Kaya sabi ni Apostle Paul, kapag ang spiritual gifts, ang exercise of spiritual gifts without love, it is nothing. Number five, binigyan po natin ng pansin, spiritual maturity is measured by the love you express towards or demonstrate in exercising spiritual gifts. Nasusukat ang spiritual maturity sa pamamagitan ng ating pagmi-ministry gamit ang mga spiritual gifts. Pero hindi sukatan ng spiritual maturity yung pag-exercise ng spiritual gifts. Ibig sabihin, ang spiritual gifts ay binibigay ng Diyos sa sino man na nagmi-ministeryo. Kaya lang, kapag ka ang nagmi-ministeryo ay in-abuse or na-misuse niya ang spiritual gifts, ginamit niya ito without love, ano mangyayari? Yun nga, ang sabi, meron siyang power pero wala yung pag-ibig. Lahat ng ito ay walang
saysay, sabi ni Apostle Paul sa ating pinag-aaralan. And number six, doing the ministry with power but without love can lead one away from God's will. At ito po'y nakita natin sa Matthew chapter 7 verses 22 hanggang 23. Na kung saan ang Panginoon sinabi nga niya na sabi, many will say to me, on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and perform many miracles? So, sa huling panahon, ang sabi ng Panginoon, marami ay magsasabi sa kanya, Panginoon, nagpalayas kami ng masamang espiritu. Gumawa kami ng mga himala sa pangalan mo. So, itong mga taong ito ay sasabihin sa Panginoon yung kanilang mga ginawa. Pero ano sabi ng Panginoon sa verse 23? Lumayo kayo sa akin, kayo na manggagawa ng masama. So, pinapakita dito sa atin ng Panginoon na ang ating pagmiministeryo, kumbaga, katulad na sinabi ko po sa inyo, ang mga taong ito na nagmi-minister, tandaan niyo po ha, at hindi lang basta nagmi-minister, they were ministering powerfully. In the name of Jesus. In the name of the Lord. At alam naman natin, the name of the Lord is powerful. Kaya nga, yun ang kanilang claim sa harapan ng Panginoon. In your name, we cast out demons. At totoo naman, kapag ka ginamit mo ang pangalan ng Panginoon, talagang ang demonyo ay lalayo, aalis. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon sa kanila sa verse 23, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, mga manggagawa ng masama. So, ang Panginoon ay pinaaalis itong mga taong ito o hindi kinikilala ang mga taong ito, hindi dahil sa kanilang pagmiministeryo. Mabuti po yung kanilang ginagawa. Pero ang nakita ng Panginoon sa kanila, nagmiministeryo sila, pero sila'y namumuhay sa kasamaan. Gumagawa ng kasamaan. At of course, alam po natin na marami pong ganyang mga gawain. Ginagamit ang pangalan ng Panginoon, kinakalakal ang pangalan ng Panginoon, pero sa likod nun ay may mga pangluloko sa mga tao, may mga pandaraya sa mga tao. So ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon, hindi dahil sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon para sa kanilang sariling interes. Kaya ito po yung makikita natin that doing the ministry with power but without love ay pwedeng maglayo sa isang tao sa kalooban ng Diyos. At ang sabi, sa huling panahon, i-reveal ng Panginoon, maaring tayo, maaring yung mga tao na sumusunod sa mga taong ito na naroroon sa ganitong gawain, maaring yung mga taong sumusunod sa kanila, hindi na nila nakikita yung intensyon, yung motibo ng mga taong ito. Pero alam natin, sa Panginoon, walang malilingid. Kaya nga sabi, in the last days, i-reveal niya yung lahat ng mga ginawa ng mga taong ito. Lahat ng mga naglingkod, pero ginagamit lamang ang pangalan ng Panginoon. Kaya sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, sabi, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Hindi lahat na nagsasabi sa akin o tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit. So ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating mga ginagawa? Ang kalooban ng Diyos sa ating mga ginagawa, ibigin natin ng Diyos ng buo nating lakas, ng buo nating puso, isip, at kaluluwa. At ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. So ito ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, tayo'y manalig at sumunod kay Kristo. So ito ang kalooban ng Diyos. Kaya kung ito ang ginagawa natin, ano ang sabi ng Panginoon? Doon sa mga hindi ganito ang ginagawa, sabi ng Panginoon, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Sino lamang ang papasok? Yung gumaganap lamang sa kalooban ng Diyos. Kaya sa ating pagmiministeryo,
Kung mapapansin po ninyo, ang pagmiministeryo, hindi yan palakihan, hindi yan paramihan, hindi yan pasikatan. Ang mahalaga sa pagmiministeryo, ginaganap natin ang kalooban ng Diyos. Yun ang importante. Amen po ba? Kasi itong sa Matthew chapter 7 verses 22 and 23, dahil doon sa kapangyarihan, kahit na gumawa sila ng hindi maganda, kahit na gumawa sila ng masama, para lang sa kapangyarihan, in disguise of God's work, may mga tao na ganun ang ginagawa, para lang makapandaya. O, di ba, alam naman natin ngayon, natatandaan niyo po yung nag-claim na siya yung appointed son of God. At ngayon, hindi lang basta appointed, parang nakalimutan ko na kung ano yung kanyang claim. Pero pag tilingnan niyo po, napakarami ng mga followers, ilang milyon, ang dami. Pero itong mga taong ito ay sumusunod sa nag-claim na ito. At sa huling panahon, ang sabi ng Panginoon, i-reveal niya yung tunay na kalagayan ng mga naglilingkod na ito. Kaya sa gawain po ng Panginoon, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, ang nais ng Diyos, we do the ministry, yes, with power. Kaya nga ibinigay niya sa atin ang banal na Espiritu. But we have to do the ministry with power, but in love. Nandun ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sapagkat doing the ministry na mayroong kapangyarihan pero wala ang pag-ibig ay pwedeng maglayo sa isang tao sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya dito po ay nakikita talaga natin sa ating pinag-aaralan yung indispensability ng pag-ibig sa atin pong pagmiministeryo. Dito po sinasabi sa atin sa dito sa Matthew chapter 7 verse 21. Sinasabi sa atin na ang ministry ay hindi palakihan. Hindi pasikatan. Kaya ibig sabihin po niyan, kung ikaw ay naglilingkod at maaring ang tingin mo sa sarili mo parang insignificant or hindi napapansin yung ginagawa mo na paglilingkod sa Diyos. Pero kung alam mo na ginagawa mo yan dahil sa pag-ibig mo sa Diyos at pag-ibig mo sa iyong kapatid at pag-ibig mo sa mga lost souls, kapag kaya ng motibo mo sa iyong paglilingkod, ang sabi ng Panginoon, yan ang papasok sa kanyang kaharian. Yan ang kinikilala ng Panginoon. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit. Kaya kung ang pagganap natin sa kalooban ng Diyos, maaaring ang ginagawa mo na paglilingkod ay hindi nakikita ng iba, katulad ng mga ministry na very visible, pero yung ministry na ginagawa mo ay maaaring hindi nakikita o hindi napapansin ng iba, pero naglilingkod ka at ginagawa mo yan para sa Diyos, well, magalak ka sa Panginoon. Magalak ka sa iyong paglilingkod. Sapagkat iyan ang nais ng Diyos na uri ng paglilingkod. Why? Kasi nga po, love is indispensable kung gusto po natin ang ating paglilingkod sa Diyos ay paglilingkod na makabuluhan. Amen po ba? Amen. Kaya nakita po natin na si Apostle Paul, yun po yung kanyang binigyan ng pansin. Kaya yung pinag-aralan po natin, may paalaala si Apostol Pablo na sa ating pagmiministeryo, dapat lahat ng ating ginagawa ay sangkot o nandoon yung sangkap ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians chapter 13 verses 1 hanggang 3, sabi ni Apostle Paul, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw, o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, anupat na palilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sabi niya sa verse 3, ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. So ito yung makikita natin na paalaala ni Apostol Pablo
sa mga taga-Korinto na nagmi-ministeryo sa Diyos. Sapagkat katulad na sinabi ko po sa inyo, ang aklat ng Korinto, no, sinulat ni Apostol Pablo, ay maraming mga suliranin na kinakaharap si Apostol Pablo na ginagawa ng mga kapatiran doon na bilang mananampalataya na supposed to be sa kanilang paglilingkod, dapat ay nakikita ang pag-ibig sa kanilang buhay, pero yun nga po ang problema. Hindi po nagmamanifest ang pag-ibig sa kanila. And yet, makikita po yung kanilang mga spiritual gifts. Pero ang tawag pa rin sa kanila ni Apostol Pablo ay mga carnal o mga makalaman. At katulad nga po ng senior ko, yung Acts chapter 11, yung 1 Corinthians 11, na mismong during doon sa panahon ng pag-alaala ng banal na hapunan, talagang hindi nakikita yung pag-iibigan sa isa't isa. Yung kanilang attitude bilang mananampalataya na supposed to be, sila ang unang magpapakita ng pag-ibig. Bakit? Kasi nga, di ba? Number one, we are capable of loving bilang mga anak ng Diyos. Naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. And secondly, the church is the perfect place for love. Kasi tayo ay tinawag ng Diyos, binahal ng Diyos, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, kaya tayo ay dapat nagmamahalan. Pero dun sa kanilang pakikitungo sa isa't isa, naghahablahan sila, nagbabaranggayan sila, at pagkadating sa kainan, naguubusan sila. Kaya sabi ni Apostle Paul, nasaan ang pag-ibig? At pag nagmi-ministry sila, pagalingan, paramihan ng spiritual gifts, yung mga ordinaryo, yung mga ang kanilang gifts ay yung mga ministerial or yung serving gifts ay mas, dahil hindi yan kasing spectacular ng mga gift of tongues, gift of prophecy, gift of miracles, gift of faith, minamaliit nila yung mga ordinaryong naglilingkod sa Diyos pero tapat. Anong nakita ni Apostle Paul? Nasaan ang pag-ibig? Kaya isinulat po ni Apostle Paul itong isang chapter sa unang Korinto para ipakita yung kahalagahan ng pag-ibig. Na sa lahat ng ating mga ginagawa, dapat nakikita ang pag-ibig. Kaya pag pinag-aralan natin next time yung verses 4 hanggang 8, makikita natin na yung pag-ibig ay mayroong negative at saka positive na i-describe ni Apostle Paul. At bibigyan po natin yan ng pansin. Pero dito po ay nakita natin na ito yung dahilan kung bakit binigyan ng pansin ni Apostle Paul, pinakita ni Apostle Paul na sa ating paglilingkod, sa ating pagmi-ministeryo, love is indispensable. At binigyan na po natin ng pansin yung unang dalawa. Ang una po natin binigyan ng pansin ay without love, even heavenly language will sound annoying. Kasi po dito sa verse 1, sa chapter 13, ay pinakita ni Apostle Paul yung dalawang spiritual gifts. Yung isa ay gift of tongues at saka yung gift of eloquence. Na pareho po ito na involved, both these gifts has something to do with the mouth, with the speaking. At dito, sabi ni Apostle Paul, yung giftedness of eloquence and of tongues without love will manifest pride and not grace and mercy of God. Yung kahusayan sa pagsasalita ng o pagpapahayag ng salita ng Diyos sa maraming mga tao at yung gift of tongues, lahat ng ito ay walang kabuluhan kapag walang pag-ibig. Ang ibubunga nito ay kapalaluan. Binigyan po natin yan ng pansin. And pangalawa, binigyan din po natin ng pansin, without love, knowing it all helps no one. Ano naman po itong knowing it all? Anong gift po ito? Sabi po ng verse 2, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga. So, ito po yung sinasabi dito ni Apostle Paul. Ginamit niya kanyang sarili at ang sabi niya, kung ako man ay may kakayahang umunawa ng lahat ng hiwaga ng patungkol sa Diyos
Pero ano sabi niya? Kung wala naman akong pag-ibig, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Kaya sinasabi dito ni Apostle Paul na sa ating pagmiministeryo, may mga tao na ganun po ang kanilang kalagayan minsan sa kanilang sarili, para bang gusto nilang makita na sila lang ang pinakamagaling, sila lang ang pinakamarunong. Merong mga ganung tao na mga mangangaral, mga nagtuturo na salita ng Panginoon, na ganun po yung kanilang nais na makita. Pero dito ay sinasabi ni Apostle Paul, kahit ikaw pa yung pinakamarunong na tao, na alam mo ang lahat ng mga karunungan, malalim na hiwaga patungkol sa Diyos at sa ating pananampalataya, ngunit wala namang taglay na pag-ibig, ang sabi ni Apostle Paul, walang saysay. Kasi ginamit niya mismo ang kanyang sarili. Kung ako man ay may kakayahang umunawa sa lahat ng hiwaga, sabi niya, pero wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kaya po sa 1 Corinto chapter 8 verse 1, sabi po niya, kasi ang sobrang karunungan o sobrang kaalaman, kapag kayan ay walang pag-ibig, ang idinudulot niya sa tao ay pagiging mayabang o pagiging palalo, yung pagiging mapagmataas. Kaya sabi po ng 1 Corinto chapter 8 verse 1, ipaliliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Alam nating may kaalaman tayong lahat. At pansinin nyo, sabi niya, ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Knowledge pop up, but love edifyeth. So, dito ay sinasabi ni Apostle Paul na yung karunungang natututunan natin sa Diyos, yung mga pagkaalam ng kalooban ng Diyos, kapag ito ay ang isang tao ay naging mayabang dahil sa mga kakayahan na ito, dahil sa mga kaalaman at karunungang ito, sa halip na magpakumbaba siya sa harapan ng Diyos, ang naging dulot nito ay naging mapagmataas siya dahil ang idea niya, siya lang ang magaling. Sinasabi ni Apostle Paul, sabi, wala itong kabuluhan. Kaya napakahalaga po na, yun nga, makita natin na ang anumang bagay, dito po sa ating pinag-aaralan, yung pangalawa, sinabi niya, without love, knowing it all helps no one. Ngayon naman po, itutuloy natin. Pupunta po tayo doon sa pangatlo. At bibigyan po natin yung huling tatlo. And then, next time po, ay bibigyan naman natin ng pansin yung description of love sa 1 Corinthians chapter 13, verses 4 hanggang 8. Pangatlo po, why love is indispensable in the ministry. Third reason, because without love, faith that can move mountain is worthless. So yung kanina ay sa pamamagitan ng mga bibig, sa pamamagitan ng karunungan. Ngayon naman ay paggawa ng himala. So makikita natin, ano, ang pag-ibig ay hindi lang yan sinasabi, ginagawa. Ngayon, dito po, sabi, sa third reason, bakit po indispensable ang pag-ibig sa ating pagmiministeryo? Sapagkat without love, faith that can move mountain, it is worthless. Ang sabi po niya sa verse 2, kung mayroon man ako ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Now, yung faith na tinutukoy po dito, hindi po ito saving faith. Ang sinasabi po dito na uri ng faith ay special acts of faith na kung saan you can perform yung mga hindi pangkaraniwang mga nagagawa. Pero dahil ikaw ay may pananampalataya, you can perform the unthinkable and even the unimaginable. At totoo naman po, kapag ka ikaw ay mayroong ganitong uri ng pananampalataya na talagang napapalipat mo ang bundok, it's an
amazing, kahanga-hanga, di ba? At siyempre, marami talaga po ang mga tao na susunod sa iyo, pupunta sa iyo. Marami ang mga tao, kasi gano'n naman ang mga tao eh. Pag nakakita ng himala, kung saan ang himala, pupunta kahit yung himala na yun ay hindi sa Diyos, di ba? E di lalo na kung yung himala ay galing sa Diyos. Pero sabi ni Apostle Paul, kahit pa yung himala na yan ay galing sa Diyos, kung ang gumawa ng himala na yan ay walang pag-ibig, wala din niyang kabuluhan. Without love, faith that can even move mountain is worthless. Natatandaan po natin si Pedro. Si Pedro po ay isang tao na isang lingkod ng Diyos, isang mananampalataya na may dakilang pananampalataya, malaking pananampalataya. Bakit po? Kasi nakapaglakad siya sa tubig na nagawa lang yan ng Panginoon at dahil siya ay may pananampalataya sa Panginoon, nagawa niya, kaya sabi niya sa Panginoon, Panginoon, paparianin mo ko. Alam natin na si Peter po ay isang banging isda. At nung nakita niya ang Panginoon na naglalakad sa tubig, nung sinabi niya na, Panginoon, paparyanin mo ko, hindi niya iniisip na siyang manging isda na mahusay lumangoy, pupunta siya sa Panginoon sa pamamagitan ng paglangoy. Dahil siya talaga ay veteran fisherman and of course, a good swimmer. O baka hindi lang good, baka best swimmer. Pero nung sinabi niya, Lord, pupunta ako sa iyo, ang iniisip niya, kung naglalakad ka, maglalakad din akong papunta sa iyo. At nangyari. Kaya makikita natin na dahil doon sa faith ni Peter, nakapaglakad po siya. Eh, alam na natin yung kabuuang kwento. Pero alam din po natin na meron pa din po mga dakilang lingkod ng Diyos sa Biblia na talagang merong dakilang pananampalataya. Nakita natin si Josue, nung sila po ay nakikipaglaban at kapag ka po ang paglalaban nila ay inabot pa ng medyo tumagal-tagal pa, dumilim na at matuloy pa ang paglalaban kinabukasan, nakita ni Josue na wala nang lakas yung kanyang mga kasamang mga Israelita. Na kapag ka nagpahinga, matatalo na sila. Ay, imagine ninyo, sa sobrang nais ni Josue na matapos na ang laban, ay nakapagpanalangin, Lord, patigilin mo munang bumaba ang araw. Ano ang declaration ng Bible? Pinakinggan ng Diyos ang panalangin ng isang tao para tumigil ang araw, naapektuhan yung iba. Kumbaga, hindi natin alam kung gaano katagal na tumigil yun. Yung iba dapat umaga na sa amin. Bakit hindi sumikat ngayon ang araw? Kasi may pinakinggan ng Diyos na merong malaking pananampalataya. Amen po ba? Pero kung yung malaking pananampalataya na yun ay walang pag-ibig, wala pa rin yung kabuluhan. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. At maging si Moises, alam natin kung pananampalataya rin lang, ay grabe naman ang pananampalataya ni Moises. Na sa pamamagitan lang ng kanyang tungkod, yung mga pinapalo niya, idinakpi niya doon sa dagat, nahati yung dagat. Ah, grabing pananampalataya yun. Di ba? Kaya yung iba, ang hinahanap yung tungkod ni Moises kasi akala nila yung tungkod na nakakapagpahati. Hindi yung tungkod, it's the faith. Amen po ba? Kaya yung ibang hinahanap nila yung mga ginamit ng mga dakilang tao kasi akala nila yung mga kagamitan, yun ang nagpapagaling, yun ang naghihimala. But actually, it's the faith. Kailangan sabi dito ni Apostle Paul, kahit na yung malalaking pananampalataya na yan, kung wala yung pag-ibig, at pwede, ginamit niya mismo yung kanyang sarili, kung walang pag-ibig, wala pa rin akong kabuluhan. Amen po ba? Kaya ibig sabihin sa ating ministeryo, pinapakita sa atin na yung ganitong paglilingkod, pinakita ni Apostle Paul na itong ministeryong ito sa ating paglilingkod, kailangan ng pananampalataya. At ang ginamit ni Apostle Paul, kinote niya yung Matthew 17:20 na ipinangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Matthew 17:20, he replied, because you have so little faith, I tell you the truth, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you.
At ito yung keynote ni Paul nung sinabi niya na kung ako man ay mayroong pananampalataya na makapagpapalipat ako ng bundok. Ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong kabuluhan. Now, ang point ni Apostle Paul dito, hindi issue kung malaki o maliit ang pananampalataya mo. Kasi sa ministeryo, hindi naman ito paghalingan. Kaya hindi ito palakihan ng pananampalataya laban sa may maliit na pananampalataya. Amen po ba? Kaya nililinaw ni Apostle Paul, hindi ito paghalingan, hindi ito palakihan, hindi ito paramihan na nagagawa sa Panginoon. Kundi it is an issue of exercising your spiritual gifts in love. Na yung paglilingkod mo, anuman ang ginagawa mo, dapat ginagawa mo yan ayon sa iyong pag-ibig sa Panginoon at ayon sa iyong pag-ibig sa iyong kapatid at pag-ibig mo sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At tulad ng patotoo kanina ni Brother Chu, sabi niya, kinonsider niya na kakulangan niya yon, na eto, kasama niya, kaibigan niya, kakilala niya, and suddenly namatay, pero hindi niya naibahagi ang salita ng Panginoon. Nagkaroon siya ng ganong pagkadama na wala akong nagawa. Samantalang may pagkakataon naman ako para masabi ko sana sa kanya yon. So yun yung naging kaisipan ni Brother John. At doon po sa taga-Corinto, yun po ang naging problema nila. Ang pag-exercise po ng kanilang spiritual gifts ay para pong naging paligsahan. Ang ministry sa kanila ay pagalingan. Paramihan ng mga spiritual gifts, palakihan ng mga nagagawa sa Panginoon. Kaya ang nakita nating example dito ni Apostle Paul ay talagang yan, yung gift of faith. Di ba? Gift of prophecy. Gift of tongues. At doon sa lugar ng Corinto, ganun po ang kanilang tingin sa kanilang sarili. Yung mga spectacular na gift ay mas greater kaysa doon mga ordinaryo lang ang ministry na ginagawa. Walang pag-ibig. Parang paistaran, pagalingan. Kaya anong nangyari? Halimbawa po, kapag ka po yung ministry of helps or service na hindi naman natin nakikita yung mga ginagawa katulad ng mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista, pero itong mga ministry of helps na ito, ano rin po ito, gift din po ito. Hindi po ito yung gift of tongues na naririnig natin na kapag ka merong, merong gift of tongues. Ito pong gift na ito, yung tinatawag na gift of service, gift of helps, gift din po ito, pero ang manifestation po ng kanyang ministry ay parang hindi ganun ka-spectacular, katulad ng, nakapagpapalipat ka ng bundok. Di ba? Kaya yung may mga ganong ministry, mayroong ganong gifts sa ministry, minamaliit itong mga ganitong uri ng paglilingkod. Paistaran, yun ang naging problema doon sa Corinto. Halimbawa po, katulad po nung dito po sa ating church, nagmamanifest po ang maraming mga gifts sa ating iglesia, sa biyaya po ng Panginoon. Pero of course, nakikita niyo po yung sino yung mga may gift of tongues, sino yung mga may gift of prophecy of the scripture, yung may gift of proclaiming the word of God. Nakikita niyo po yan. Pero, meron tayong hindi nakikita na maraming may gift nito, pero hindi natin alam na spiritual gifts pala yun. Katulad ng ano? Yung nakikita niyo po na pag may kailangan kayo, idinudulot agad sa inyo, kahit hindi niyo kailangan,
Pero dahil nakita na kailangan nyo, nakasuporta agad sa inyo, yan po yung tinatawag na Ministry of Helps. Service, handang maglingkod. Kumbaga nakantabayan sa anumang pangangailangan nyo. Tapos may mag-aayos ng upuan, may magwawalis. Minsan nakala natin hindi yan spiritual gifts. Pero nakasama yan sa mga spiritual gifts. Minsan po yung simple lang po na ano, ito, yung gift of encouragement. Yung kayo po ay isang tao na mayroong gift of encouragement. Encourager kayo. Yung nandyan kayo. Ito pong ministry na to, itong spiritual gift na ito ay hindi po yan nakikita. Pero yan ay ginagawa ng isang tao na na-identify niya yung tao na kailangan po ng encouragement. Maaaring kasama po dito yung ikaw ay nagbibisita, nagpa-follow up, nagka-counsel. Isa po ito sa manifestation ng gift na ito. Gift of encouragement. At minsan itong mga ministry na ito, hindi po natin yan nakikita. In fact, isa pang ministry na hindi natin napapansin yung simpleng pagsundo-sundo sa mga kapatid na, alam mo, may gawain, o kaya pag-imbita. Actually, spiritual gift po yan. Hindi po lahat ay nagagawa. Yung iba nga, hiyang-hiyang mag-approach sa tao eh. Pero bakit nagagawa mo? Kasi meron kang gift ng ganyan. Nasusundan niyo po ba? At hindi po yan katulad ng mga gifts na nakikita natin dito na spectacular. Pero yan po ay gift. At ito po yung point ni Apostle Paul. Hindi lamang yung merong malaking pananampalataya na nakakapagpalipat ng bundok ang dapat tingnan, hangaan, kasi sabi ni Apostle Paul, kahit na yung merong malaking pananampalataya, pero wala namang pag-ibig, walang saysay yun. Pero kung ikaw, naglilingkod ka, kinukumusta mo yung kapatid, pinapalo up mo, binibisita mo, pinapanalangin mo, ini-encourage mo, ginagawa mo yan ng may pag-ibig. You are even greater to someone who has great faith but without love. Andyan po ba kayo? Yung ministry of helps na maaaring ayaw ng iba, ayaw ko niyan, ang baba-baba, ang hirap ng ganyang gawain. Kaya nga, may ibang pinapagawa sa iyo ang Lord. Hindi naman lahat ay pare-pareho. Mapapansin nyo, sa gawain po, hindi pare-pareho. Bakit? Kasi nga, meron tayong kanya-kanyang ministry na effective tayo doon dahil sinasangkapan tayo ng Espiritu ng Diyos. Now, ang kailangan po, ma-recognize nyo ano yung aking spiritual gift at gawin ko ito ng may pag-ibig. Sapagkat anuman ang aking ginagawa, maliit man o malaki, kapag ginagawa natin yan sa Panginoon, may kabuluhan yan. Pero kung napakalaki nga ng ating ministry, pero wala naman tayong pag-ibig, sabi ni Apostle Paul, it's useless. Amen? Number four, fourth reason why love is indispensable. Without love, giving all your money to the poor is unprofitable. Sabi niya sa verse 3, ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, sabi niya dito, ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian. Dito po, kinonsider ni Apostle Paul na kung anuman ang mayroon siya at handa siyang ibigay ito lahat para sa gawain ng Panginoon, all his possessions. Pero gagawin niya ito, pero wala naman siyang pag-ibig. Gagawin niya ito para pakainin ang mga mahihirap, ibigay yung kanyang lahat ng ari-arian para sa mga mahihirap. Pero kapag ka ito ay ginawa na walang pag-ibig, again, sabi ni Apostle Paul, walang kabutihan maidudulot ito sa kanya. Siguro itatanong niyo, eh, di ba pastor, para magawa mo na ibigay mo ang iyong ari-arian at ipabigay sa mga dukha, it takes love to do it. Hindi mo pwedeng magawa yan ng walang pag-ibig. Somehow, parang pwede. Pero dito sinasabi ni Apostle Paul na hindi.
pwede rin ang isang tao ay gumawa, magbigay na walang pag-ibig. Ano po example? Sa Bible po ay matatandaan po natin na nung una pong ang church sa aklat ng mga gawa ay biglang dumami dahil doon sa pangaral po ni Apostol Pedro. Tatandaan niyo, Acts chapter 2, marami pong mga nagpunta sa Jerusalem dahil yun po ay celebration ng pag-alaala ng feast. At marami pong mga taga-ibang lugar na nagpunta sa Jerusalem, pero sila din po'y mga Hudyo. Kaya lang, nung sila po'y nagpunta doon, narinig nila na yung 120 na nagtitipon-tipon ay nagsasalita ng iba't ibang wika, tapos habang napapakinggan nila yung sinasabi ng iba't ibang wika, ang iisa ang naririnig nilang message, yung kagandahang loob at kabutihan ng Diyos sa lahat ng tao. Kumbaga parang ganito, Bicolano, nagsama-sama ang Bisaya, ang lahat na ng lingwahe, isipin nyo, nagsama-sama sa isang lugar, pero iisa ang kanilang sinasabi, pero, o iisa ang meaning ng kanilang sinasabi, pero iba-ibang lingwahe sa ating bansa. At nandun yung mga Bicolano, nandun yung mga Ilocano, nandun yung mga, lahat na ng mga ano, tapos naririnig mo yung sarili mong lingwahe, sinasalita ng hindi naman lingwahe ng tao na yon. At ang mensahe ay iisa, yung kagandahang loob ng Diyos. Kaya yung mga tao na narinig nila, sino itong mga taong ito? Ang akala nga ng iba, lasing sila. Di ba? Kaya sabi ni Pedro, hindi mga lasing yung mga taong yan. At nangaral si Apostol Pedro at ang sabi, pagkatapos niya mangaral, sabi ng banal na kasulatan, 3,000 were saved. Yan po yung makikita natin, Acts chapter 2, verse 41 and 42. Sabi, kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na yon. At itong 3,000 ito, pansinin nyo, verse 42, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Supposed to be, nag-pilgrim lang sila. Galing sila sa Porcio, galing sa iba't ibang mga lugar. Pagkatapos ng feast, dapat uuwi na sila sa kanilang mga lugar. Kaya sabi ng verse 42, nanatili sila. Nagustuhan nila ang nandun yung pag-ibig nila sa Panginoon, naunawaan nila ang kalooban ng Diyos, ayaw pa nilang umalis. Gusto pa nilang marinig ang aral ng Panginoon. Kaya anong sabi? Verse 42, nanatili sila sa itinuro mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. So yung 120, biglang nagkaroon ng explosion. Naging 3,120 dahil may nadagdag na 3,000 na nampalataya at nabautismohan. Yun po sabi ng verse 42, magkakapatid, pagpira-pirasan ng tinapay at sa pananalangin. At dahil nag-stay ang karamihan sa mga bagong mananampalatayang ito, ano po ang nangyari? Nagpasya po yung mga kapatiran na magtulungan sila. Kasi imagine nyo, bigla kayo nagkaroon ng panauhin na 3,000. Eh kaso yung 3,000, hindi lang isang araw mag-stay. Ayaw nang umalis. So nagkaroon po ng biglang problema ang church. Patulad nung pinag-uusapan natin si Brother Felix, di ba? Pastor, kulang ng upuan. Ay, hindi pangit na problema yan, magandang problema yan. Kasi ibig sabihin, kailangan lang magdadagdag ng mga uupo, di ba? Magandang problema yan. Sa kanila din ganun. Siguro nag-report sila, Pedro, paano yan? Dahil sa pangaral mo, 3,000 ang nanampalataya. Eh, ang problema, ayaw nang umalis. Ay, ano problema? Purihin ang Panginoon, 3,000, laligtas. Ayun nga, Pedro, wala na tayong pagkain. Hindi sila umuwi. Paano yun? Ayaw nilang umuwi. Bakit? Gusto pa nilang makarinig ng aral ng Panginoon. Oh, very good, very good. Eh, paano yung kanilang pagkain? Ito yung kanilang naging desisyon. Pansinin niyo yung verse 44 and 45. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, 120 plus 3,000. At nagsama-sama ang lahat ng mga sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So, nagkaroon po ng malaking problema nandun ang church na mapagmahal. Papabayaan ba natin yung mga bagong kapatid na magutom? Papabayaan ba natin yung mga bagong kapatid na hindi makakauwi?
wala silang matutulugan. Ang church, ang bahala. Eh, paano yan? Pedro, isang linggo na sila. Wala na tayong budget. Ano sabi ni Pedro? Ano meron ka? Di ba, mga leaders ang unang bubunot eh. Di ba? O, ganun naman talaga eh. Ano meron ka? Hanggang napagkasyahan nila, meron pa akong alaga dong hayop. O sige, dalhin mo yan. Wala, nagkusa po sila, wala pong nagpinilit. Pero dahil nakita nila yung pangangailangan at dahil meron silang pag-ibig sa isa't isa, inabot yung pangangailangan. Amen po ba? At pagkatapos, ano po ang nangyari? Kinulang pa rin po ito. Meron po isang binata, ang pangalan po ay Jose, na tinatawag pong Bernabe. Siya po ay tiyagat Chipre. Ito po ang sabi ng Gawa chapter 4, verse 34 hanggang 37. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay. At ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol, ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So napansin nyo, dahil malaking pangangailangan, 3,000 ang nadagdag, ang tumagpo yung mga lumang mananampalataya. Yung mga kapatiran na mayroong kapasidad, tinulungan ng church. Ginawa nila ito, hindi sila pinilit ng mga apostol dahil sa nadarama nila pangangailangan, may pag-ibig sila sa gawain ng Diyos, may pag-ibig sila sa mga kapatiran, may pag-ibig sila sa Diyos, nagtulong-tulong sila. Nasusundan niyo po ba? Ano po ang nangyari? Ang sabi po dito, ipinamahagi nila ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. So yun yung kwento ni Bernabe. Pagdating ng chapter 5 ng Aklat ng Mga Gawa, maririnig natin ang kwento ni Ananias at Sapphira. Si Sapphira, nahulog, namatay dahil Sapphira. Ano nangyari? Siguro itong si Ananias at si Sapphira, nakita nila na parang nagustuhan nung mga mananampalataya, nung mga kapatiran, yung ginawa ni Bernabe na pagsasakripisyo. Ibinenta niya yung lahat ng kanyang ari-arian para itulong sa mahihirap. At natuwa ang marami. Wow! Pambihirang gawain yon. E nakita niya na puring-puri si Bernabe ng mga kapatiran. Nag-uusap ngayon yung dalawa. Tayo din. Magbebenta rin tayo. Ganun pala ang nangyayari kapag ka ikaw ay tumutulong sa church. Ang bango-bango mo. Di ba? Parang ganun ang nangyayari. No? Tapos isusulat pa yung pangalan mo. Donated by. Ayun, hindi naman yun sa ating gawain. Pero alam natin na ganun yung gusto ng iba. Kaya sila tutulong para maging sikat sila. Ganun ang naging kaisipan nila sa pira. Nag-usap sila at sabi nila, magbenta rin tayo. At nagbenta nga po sila. Pinalabas nila na yung kanilang ibinenta ay buo. At ibinigay nila yung kabuuan ng kanilang ibinenta. Pero ang totoo, kalahati lang ang kanilang binigay, pero pinalabas nilang buo ang kanilang binigay. Ngayon, tumulong sila, di ba? Masama ba yun? Tumulong sila eh. Kaya lang, sabi doon, tinanong sila ni Pedro, ito bang lahat ang napagbentahan? Oo, oo. Eh kasi nga, hindi naman sila tinukahan ni Pedro. Sila lang ang nagsabi. Kusa nilang sinabi, binenta namin lahat, katulad nung kay Jose. Binenta din namin. Baka nilakihan pa nila yung halaga eh, para mahigitan yung halaga. Kasi gusto nga nila na mapapurihan sila ng mga tao dahil nakita nila yung epekto nung si Jose ay nag-donate, ba yung mga tao ay bangong-bango kay Jose. So, gusto nilang mahigitan yun. Kaya sinabi nila, lahat binigay namin para sa church. Ano sabi ni Pedro? Hindi ka sa tao nagsinungaling, sa banal na espiritu. Kaya nung sinabi yun, nung nalaman na siya nagsinungaling, on the spot, patay. Tapos, ang sabi, hindi pa halos natatapos mailibing. Kasi nilibing agad eh, para mga Muslim, ano? Hindi pwedeng pagburulan, one day lang, talagang libing agad. So,
dinal na, inilibing na, at kararating pa lang ng mga naglibing, ay dumating itong si Sapphira. At again, nilinaw ni Pedro, ang inyong ibinigay, hindi alam ni Sapphira na namatay na ang kanyang asawa. Nilinaw, ito bang ibinibigay nyo ay kabuuan ng lahat ng inyong pinagbilan? Oo, oo, talagang ibibigay namin yan sa church kasi ganyan. Siguro ano pa mga reason nila para lang makonvince. Pero anong nangyari? Namatay din dahil sa pagsisinungaling. Well, tandaan nyo po, yung kanilang ginawa, sarili nilang pa siya yun. Nagbigay sila. At mabuti po ang magbigay. Pero ang mali po doon, ginawa nila ito without love. Ang totoong motibo nila ay hypocrisy. Gusto nila na sila ang mapapurihan ng mga tao. Ginawa nila ito hindi dahil sa pag-ibig. Gusto nila na makuha ang atensyon ng mga tao katulad ng ginawang pagkuha ng atensyon ni Jose. Nakala nila yun ang purpose ni Jose. Hindi. Yung mga tao ay binalik lang naman yung nararapat na parangal para kay Jose na gumawa ng mabuting kalooban ng Diyos. Pero yun ang kanilang naisip. So ano po sinasabi ko dito? Yun yung point ni Apostle Paul sa fourth reason kung bakit kailangan ang pag-ibig, ano man ang ating ginagawa, ay dapat naroroon. Because giving our possessions, kahit lahat ng yan, ibigay natin. Pero kapag ginawa natin yan ng walang pag-ibig, wala pa rin yung kabuluhan. At nakita natin na pwede pala. At tulad ng sitwasyon ni Ananias at Sapphira, pwede nga pala na ang tao ay nagbibigay ng kawang gawa, pero wala naman pala siya talagang pag-ibig. Pero nandun yung action ng malaking pagkakawang gawa. Yung iba nga po, alam natin, may mga tao na, kasi ang paglilingkod noon ay, pagka ikaw ay mas mahirap, mas malapit ka daw sa Diyos. Meron nung ganong kaisipan nung panahon ng church history. Kaya may mga tao, may mayayaman na magugulat kayo, meron po silang hayop na dapat yun ang nag-aararo, yun ang nagbubungkal. Pero dahil mas mahirap ka, yun ang teaching noon, mas nahihirapan ka, mas nagsasakripisyo ka, mas mahal ka ng Diyos. Kaya kahit na meron pang araro, kamay nila ang ipangbubungkal sapagkat kapag mas malapit ang Diyos sa mga mahihirap. Kaya yung mga mayayaman, magbibigay ng pera sa gawain. Kasi yun ang kanilang theology. Mas mahirap, mas malapit sa Diyos. Kaya itong mayayaman na ito, makikita mo, sila yung nandun sa bukid, sila yung namumuhay doon sa bundok, wala nang kakilala, kasi nga mas pinili na mamuhay ng mahirap. Bakit? Mas malapit kami sa Diyos. At yung pinagbigyan ng pera, yumaman, may sariling mga, di ba? May sariling mga sasakyan, at naghihirap dahil sa ginawang theology, naghihirap yung mga dinaya. Yan yung sinasabi ng Panginoon sa huling araw. Yung mga gumawa niyan, i-reveal ng Lord kung ano talagang kanilang mga motibo. Bakit? Kasi anumang binigay natin na napakalaki para sa mahihirap, kung wala naman talagang pag-ibig, wala pa rin halaga. Amen po ba? Pinapaalalahanan po tayo ni Apostle Paul, in the ministry, love really is indispensable. Panghuli po, siguro makita din natin, bigyan ko lang ng pansin, ang tunay na nagpakita sa atin ng tamang pagpapakahirap ay yung ginawa ng Panginoon sa ikalawang Korinto chapter 8 verse 9. Nakita natin ang sakripisyo talaga ng Panginoon. Sabi po dito, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. So, pansin ninyo yung word. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. So, ginawa ito ng Diyos because of His love. Ano yung ginawa niya? Bagamat mayaman, ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukaan. So, ano ibig sabihin yan? Talaga bang nalipat na sa atin ang kayamanan ng Diyos? Meron ba tayong ano niyan? Meron ba tayong mga titulo niyan? Kasi nagpakarukha ang ating Panginoon para tayo ay maging mayaman. Pero ano ba yung sinabi diyan ng banal na kasulatan? Totoo po,
nagpakahirap ang Panginoon na ibig sabihin, yung kanyang comfort sa heaven, being the Son of God, being the Word of God. He is the Word, the powerful Word. He is God. Pero doon sa kanyang comfort na yon, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, siya'y naging tao, nabuhay ng katulad ng isang alipin. Bakit niya ginawa yon? Pinahirapan niya ang kanyang sarili, nagtiis siya para tayo ay tubusin at maranasan natin yung tunay, yung talagang buhay na ganap at kasiyasiya. Ano yung buhay na ganap at kasiyasiya? Anong verse po yon? John chapter 10, verse 10, di ba? Naparito ang Panginoon upang bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. At alam niyo kung anong sikreto ng buhay na ganap at kasiyasiya para ma-enjoy natin yon? Meron pong dalawang 10 sa Bible na napakahalaga. Ano yung 10? Una ay yung 10 commandments. Na kapag kasinunod natin ang 10 commandments ayon doon sa lumang tipan, ang 10 commandments ay mga bagay na magpapala sa atin. Yun yung binigay na pamantayan ng lumang tipan. Lalong-lalo na, ibigin mo ang Diyos, wala kang ibang Diyos na sasambahin. Lahat ng yon kapag ka pinamuhay, mabuti po yon. 10 utos na kapag kasinunod ng tao, ay ang buhay niya ay maayos. At mayroon pang isang 10 na makikita natin, ay tinuro din ng Biblia, na pagpapala din ang dala. Kasi John chapter 10, verse 10, una ay 10 commandments, ang pangalawa ay Malakay 3:10. 10 din yun. Na ito din ang susi ng pagpapala. Hindi ka nawawalan kapag ka ikaw ay nagbibigay. Amen po ba? At si Jose, alam niya yun, nung nagbigay siya, hindi niya inisip na nawalan siya. Ganon din po mga kapatid ang ginawa ng Panginoon sa atin. Dahil sa kanyang pag-ibig, ginawa niya ito hindi para magpakahirap, magsakripisyo ng wala lang. Ang motibo ng ating Panginoon, He did all these things because of His love for all of us. Naging mahirap ang ating Panginoon para tayo naman ang maging mayaman. Amen po ba? Sapagkat naparito ang Panginoon upang bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasaya. At natagpuan natin yan sa pamamagitan ng ating Panginoon. And lastly po, so yung number 4, without love, yung pagbibigay ng ating mga possession sa mga mahihirap, kung walang pag-ibig, wala pa rin kabuluhan. Number 5, without love, your ultimate sacrifice of your own life is nothing. Sabi ni Apostle Paul sa verse 3, ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang mailudulot ito sa akin. Yung pang-apat, sacrifice. You give all your possessions to the poor at mamuhay ka ng mahirap. Sacrifice. Pero matindi yung pang-5. Hindi pa sapat na ituring mo ang iyong sarili na mahirap dahil pinamigay mo ang iyong kayamanan. Yung pang-5, ialay mo ang iyong buhay upang sunugin. Pero again, ang sabi ng Apostle Paul, kahit na gawin natin yan, ito rin ay walang kabuluhan kung walang pag-ibig. Ay makikita po natin mga kapatid, no, na ito po mga example na ginamit ni Apostle Paul patungkol po sa paglilingkod sa Panginoon, ang ginamit niya ay ang kanyang sarili. Ang pagbibigay para sa mga mahihirap ng iyong tinatangkilik ay hindi ho madaling gawin. Yung iba nga po, hindi makasunod kahit sa simpleng pamantayan ng Panginoon na unahin ang kanyang kalooban sa pagbibigay, sa gawain ng pagbibigay ng kaloob at handog, ng anumang gawain. Maliit pa lang ang hinihingi ng Panginoon, yung iba hindi nga ito masunod eh. Samantalang ang ginamit ni Apostle Paul, hindi lang basta 10%. Ang ibinibigay niya ay buo. Ang ibinibigay niya ay lahat para sa mahihirap. Pero sabi niya, kung ito ay ginagawa ng walang kabuluhan, ay ginagawa ng walang pag-ibig, wala din itong kabuluhan. Kaya ibig sabihin, halimbawa po, tandaan niyo mga kapatid sa Panginoon, yung 10 utos, lalo na yung pagbibigay, pagbibigay na ating ikapo, pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon,
mapapansin niyo po, lagi may kondisyon. Inuutusan tayong sundin ito, tapos may pangako ang Panginoon kapag ginawa natin ito. Amen po ba? Ngayon, nasa sa atin yon kung susundin natin ang kalooban ng Diyos o hindi. Pero mahalaga, dapat maunawaan natin, kung gusto ko talaga itong pangako ng Panginoon, dapat gawin ko ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, what you sow, you will reap. Kung ano'y tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya yung iba nagkakaroon ng problema. Ang pagbibigay para sa kanila ay isang gawain na hindi pa nila kaya ang pananampalataya. Kaya hindi pa sila makasunod. Kaya ito lang ang kanilang pananampalataya. Ngayon, kapag ka natutunan natin na gawin ang lahat ng bagay ng may pag-ibig, ito mapapansin nyo. Sa una, parang ang hirap gawin kasi parang obligasyon, parang inuutusan ka eh. Parang obligasyon sa una. But when you realize the love of God in you, kapag ka doon ka tumingin, yung pag-ibig ng Diyos, yung pagbibigay, hindi na nagiging obligasyon. Resulta na siya ng pag-ibig na nadama mo sa Diyos. Ginagawa mo na siya dahil mahal mo ang Diyos, hindi dahil sa iniuto sa iyo ng Diyos, kundi dahil nakilala mo na siya na iyong Panginoon, inibig ka niya, pinagpala ka niya, kaya ibinabalik mo lang sa kanya. So yun yung nagiging kaibahan. Kaya yung iba, pwede talaga sila magbigay, bigay nila ang lahat, pero walang pag-ibig. Pero tayo mga kapatid sa Panginoon na mayroong nakadamang pag-ibig mula sa Diyos, pwede din nating sundin ang kalooban ng Panginoon at mapapansin nyo, hindi ka na tumitingin doon sa sukat. In fact, kaya mo nang sumunod sa Panginoon na, kaya nga sabi, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, kapag ka nagmakuha ka na, ang batas mo na ngayon, hindi na yung sinabi lang na pamantayan. Ang sinusunod mo na yung kalooban mo na may pagmamahal sa Diyos. Kaya yung iba, sabi ko nga sa inyo, si Colgate, binaliktad niya. Nagsimula siya ng 10%, ang dami pa din. Binaliktad niya na, Lord, akin na lang yung 10%, sa'yo na yung 90%. Kasi pinagpapala pa din siyang lubos ng Panginoon. So, bakit niya nagawa yon? Hindi yon sakripisyo na walang kabuluhan. Ginawa niya yon dahil sa pag-ibig na nadama niya mula sa Panginoon. At yun ang sinasabi sa atin dito ni Apostle Paul. Yung sakripisyo ng pagbibigay ng ari-arian at mismong buhay na susunugin para sa paglilingkod. Yung buhay mo, kahit ialay mo pa yan sa Panginoon dahil sa sakripisyo mo, pero ginawa mo yan, hindi naman dahil sa pagmamahal sa Diyos, that is nothing. At yun ang point ni Apostle Paul. Pinapaalalahanan tayo dito ni Apostle Paul na lahat ng ating mga ginagawa, kung papapansin po natin bilang pagtatapos, dito po sa verses 1 hanggang 3, lahat po ng mga binanggit dito ni Apostle Paul na uri ng spiritual gifts, lahat po ng ito ay mabubuting kaloob. Pero itong mabubuting kaloob na ito, kapag ka ito'y ginawa natin, ipinaglingkod natin, hiwalay sa pag-ibig ng Diyos, all these things becomes useless. Walang halaga lahat. At ginamit ni Apostle Paul ang kanyang sarili. At ang problema, ito nga po minsan na nangyayari sa atin. Nagkakaroon tayo ng masyado katulad po dito, hindi po ito issue ng love at saka spiritual gifts. Ha? Hindi po ito ang issue na gusto mong mangyari ni Apostle Paul na paglabanin ang love at saka spiritual gift. Hindi. Ang sinasabi ni Apostle Paul, mabuti itong spiritual gifts kasi ang spiritual gifts ay container of God's love. Kaya tayo naglilingkod, kaya tayo kahit na ministry of help yan, pero kaya ko ginagawa ito kasi container ako ng pag-ibig ng Diyos. Naglilingkod ako sa iyo kasi daladala ko ang pag-ibig ng Panginoon at gusto kong ipadama sa iyo. Dapat ganun ang ating exercise ng ating mga spiritual gifts, ng ating ministry. Nagsiserve tayo kasi container tayo ng pag-ibig ng Diyos. At kung tayo ay sisidla ng pag-ibig ng Diyos, ano ang lalabas doon sa sisidla na ipinaglilingkod natin? Pag-ibig ng Diyos, hindi tayo, hindi yung sarili natin. At yun ang ayaw ni Apostle Paul na mangyari sa atin na masayang yung ating paglilingkod because we are doing the ministry para tayo ay maging sikat. We are doing the ministry para sabihin tayo ang magaling. Sayang yung pagmi-ministry. Instead, ang sinasabi ni Apostle Paul, gawin natin yung pagmi-ministry. Itataas ka ng Panginoon, gagawin niya ng Panginoon sa'yo.
Pero gawin mo yan na ang pag-ibig ay naririyan. Let your life be a container of God's love. Dahil tinanggap mo ang Panginoon, inibig mo ang Panginoon, at yung pag-ibig na yan na mayroon ka, yan ang ipakita mo sa iyong mga kapatid. Yan ang ipakita mo doon sa mga hindi pa nakakakilala. Because what you have in container, it will show. Pero hindi natin yan nakikita. Hindi yan nakikita ng tao. Pwedeng dala-dala natin container, akala natin, in disguise, katulad ng ibang mga grupo, in disguise, ito'y para sa Panginoon. Pero nasabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, mga manggagawa ng masama. Why? Kasi pwede tayong naglilingkod para sa Panginoon, pero walang pag-ibig. Kasi nasa likod nun, katulad ni Ananias at Sapphira, hypocrisy. Nasa likod nun, papuri ng mga tao. Pero kung tayo'y naglilingkod, irregardless spiritual gifts na mayroon tayo, malaki man yan o maliit, basta ginawa mo yan sa Panginoon, katanggap-tanggap yan sa Panginoon. Ire-recognize ka ng Panginoon. Ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon. Papasok ka sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa huling panahon, paghihiwalayin niya ang mga kambing at mga tupa, sapagkat nung ako'y nauhaw, pinainom ninyo ako, nung ako'y nagutom, pinakain ninyo ako, nung ako'y nabilanggo, dinalaw ninyo ako, sabi ng mga alagad, Panginoon, kailan namin nalaman na kayo ay nagutom? Kailan kayo namin dinalaw sa ospital? Nung ito'y ginawa ninyo sa mga taong ito, ako ang dinalaw nyo, ako ang pinakain ninyo, ganyan. Yung pagmiministeryo natin, na hindi nakikita ng iba, pero ginagawa pala natin para sa Panginoon, recorded ng Panginoon. Dahil nakita ng Panginoon yung pag-ibig natin. Pero sabi ng Panginoon, yung mga kambing, ano sabi ng Panginoon? Nagkasakit ako, hindi niyo ako pinuntahan. Hindi niyo ako dinalaw, nabilanggo ako, hindi. Pag ipinagkait daw natin yung paglilingkod na yon para doon sa mga nangangailangan, ibig sabihin, dahil wala tayong pag-ibig, hindi natin pinaglingkod yon. Sabi ng Panginoon, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Love is indispensable in the ministry. Amen po ba? Kaya unawain po natin mga kapatid, lahat tayo naglilingkod, iba-iba yung ministry natin. Ano man yan, malaki man yan o maliit, gawin natin ng may pagmamahal. Dahil mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating mga kapatid, mahal natin ang mga mapapahamak. Nagbibigay tayo sa Panginoon, mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang mga hindi pa nakakakilala. Kaya meron tayong mga gawain, pinupondohan, para sa gawain ng Panginoon. Ginagawa natin ito dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal sa kapatid, pagmamahal sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Dapat yun ang motibo natin, yun ang spiritual maturity natin. We are doing everything because we love God, we love our brothers and sisters, and we love the souls that need the gospel of God. Amen? Let us serve with love ayon sa Panginoon. Palakpakan po natin Panginoon.